What's up guys? Turo ko sa inyo ngayon kung paano mag-build ng tama at safe sa mga tubo o single battery. Stay tuned. Binili yung building, siyempre yung tweezer, ceramic tweezer, ating cutter, long nose, pang hila-hila, scissor para pag nag-wick tayo, tapos yung mga screwdriver, elbow tweezer, pang pasok sa wick. Maganda to kasi matulis yung dulo. Kung may coil tool kayo, maganda rin to, very useful. Siyempre bulak, at yung ating wire. Siyempre, gagamit tayo ng RAM wire, yung paborito nating wire. Ayan. So, cotton natin is cotton threads. Ready-made cotton to. Para wala nang hiyap. Shoelace cotton. Cotton threads. Ayan. Sakto siya sa mga 3mm. 3mm inner diameter, saktong-sakto lang daw. So, ayun lang. Ayun yung mga kailanganin natin. Ayun nga yung ating 3mm guide, tapos yung ating wire. Okay, mag-alala kung medyo kumawang yung build nyo o sa guntingnan. Kasi pag ininit nyo yan, magdidikit-dikit din yan dun. So, 6 loops. 3mm guide. Ang target natin dito resistance is 0.12. So, ayan. Ayan siya. Tinanggal mo to. Ayan siya. Kabilang dulo, ginawa ko na din. Para mabilis. Okay? So, ikat lang natin to. So, ito yung ating nagamitin na coil. 6 loops. Ilalagay na natin yung coil sa kali-ali eh. Ito natin siya i-build. Panghawak lang to. Hindi natin dito ilalagay kasi yung build natin is intended para sa tubo. Hindi sa... Putulan pala natin muna. Kali mga 6mm. Malaking tulong tong coil tool na to kasama to sa mga RDA o meron din binibenta. Kasi once na meron ko nito, palaging eksakto yung equal yung length ng paanong tools, yung top coil mo. Hindi mo na kailangan manghula. Lagi na siyang pantay. Kung wala ka nito, pwede mo namang tansyahin na lang yung haba. Basta kung anong haba ng isa, tulad dati, nung wala pang coil tool, kung anong haba ng isa, ganun din yung haba ng pangalawa. At ilagay na natin. Madali lang naman ito eh. Sa mga RDA o RTA, hanapin mo lang lagi yung negative at positive. Dito, ito yung positive. Kasi nandiyan yung 510 pin. Ito yung 510 pin, tapos ito yung buong ito yung positive. Yung insulator, yun yung nagsaseparate sa kanya doon sa negative at positive para wala siyang connection. Ngayon, pag naglagay ka ng coil dyan, magkakaroon na siya ng connection. Kaya yung, excuse me, mga dating lumabas na ganitong itsura na deck, hindi naman ganito, pero yung iba hindi nila alam kung paano gagawin. So, hanapin mo lang lagi yung positive at negative. Pag nagtama yung dalawang yan, pag nagkabit ka ng coil dyan, matik, magpa-fire yan. Katulad ng sa drop, yung iba nag- build ng parehong positive, parehong negative, tapos nagreklamo, hindi na nagpa-fire. Anyway, ganun lang. Basic naman yan sa lahat ng atomizer. Wala pa pala. Excited. Ayan. Nahulog mo lang siya. Ganyan lang. Madali lang mag-build. So, yung mga hindi nag-build, mga nakasab-ohm, para sa akin, ha? Walang kwenta yung sab-ohm. After 3 days, hindi mo naman enjoy yung juice mo kasi nag-gunk na yung juice mo sa loob. Yung wicks mo, puro go, itim na. Iba na yung lasa. Dati, nakasab-ohm din ako nung nagsimula ako. Tapos, I quickly shifted to Atlantis Pro. Atlantis ba yung tawag lang? Yun. Tapos, papantay-pantayin mo lang. Siguro ko, pwede dito 5mm lang gawa natin sa next time. Pero for now, okay na to. Hindi, lalapit lang natin.
ang target natin is 0.12. Hindi naman to beauty contest na kailangan mo talagang perfectin na pagandahin. Ang importante dito yung pag-weak. Kailangan hindi ka madadry hit. Pero yung iba, sagwang gumawa. Pero magandang performance. Meron namang iba, ang ganda ng gawa pero dry hit. Lagyan natin. Ito pa isang importanteng part sa building. Eh, kailangan mo yung alam mo yung resistance mo. So, kita nyo. 0.06 yung lumabas. Ganyan talaga yung mga RAM pag unang cellpack mo. Mababa agad. So, yung ibang variable hindi kakayanin i-fire. Pero pag uminit siya, tataas naman siya. Tsaka pag finire nyo siya, mababa lang muna. Mga 20, ganyan. 30. Kaya rin yan. Initin lang natin ito ng konti. Pitik-pitik lang muna. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Ang magic technique, ito ang pinagbabawal na technique, ang pag-strum. Dito na napapanta yung init ng oil. Pagbaga kasi dapat ang target natin, yan, katulad yan. Dapat ang ilaw galing sa gitna, palabas. Hindi katulad nito na nasa tabi. Kasi dry hit yun, masakit sila lang muna yun. Nakatry na ako noon na maghipak ng hindi nagyaganto, talaga masakit sila lang muna. Siyempre excited ka minsan bago yung gamit mo. Paglagay mo ng coil, paglagay mo ng bulak, hindi pa pala na-prime ng maayos. So, tsaga-tsaga lang. Yan na. Ang ating target resistance, nandiyan na siya, 0.12. Ito, good to sa variable tsaka sa tubo, safe siya. Basta yung battery mo is 30 amps. Ngayon yung gamit natin, 35 amps, safe na safe. Okay na yan. Pwede na yan. Palalamigin na lang natin. Ayan po. Ganyan lang mag-build. Simple lang. Pero rock. Pwede mong pantay-pantayin. Ganyan yan. Bang! Ito mo. Ayan o. Ito yung isang importante sa flavor. Dito papasok yung hangin. Yan. Dito papasok hangin pataas. So, yun yung magbibigay ng swabbing flavor. Okay na. Instagrammable na. .11. And we are back. Bulakan na natin. Lamamig na yung ating pinakuloang coil. Gagamitin natin dito ay yung cotton threads. Naka-ready na to. So, madali na lang siya. Boom. Diba? Yung haba, tansya na lang yan. Kailangan lumapat siya siyempre dun sa bottom ng deck kasi dun siya kukuha ng juice. Tapos, combat mo lang. Ito, kasi nagaan siya. Nagiging kit-kit pagka ginipit. So, ikumbat mo lang na konti. Konti lang. Hindi mo kailangan marami. Salpak na natin siya sa loob. Boom. Daming juice nito. Mga 20 hipak to. Bago madry. Mahaba yata yung koto natin ah. Pagka nagkapit kayo ng koto, medyo habaan nyo ng konti. Para pagka sobra, pwede nyo patulan. Pagka naman kulang, ayun. Wala na kayo mga gawa doon. So mas may ginim.
spray lang natin. Pasensya na kayo din sa Rico, sa studio natin. Hindi pa tayo nakakabili ng studio eh. Pagyaman natin, lilipat tayo sa totoong studio. Sarap dito. Country Clouds. So, ayun. Ito na yung binili natin. Sana na may natutunan kayo sa pinagagawa natin ngayon. Always practice safety vaping. Know your ohms law, know your resistance, know your battery limits. Tsaka huwag ka magbibuild ng mababa sa battery mo. Ayan, safe ka dyan. Sa mga naka-mechanical mode, lagi nyo isalpak sa ohm reader o sa variable bago nyo i-fire kasi hindi nyo masasabi kung short yung build nyo o may problema. Pag hindi nag-fire, check nyo kung baka may problema. Yan yung mga na hard short minsan. Again, vape responsibly, do not vape in public. Sunod lang tayo sa batas. Mangyan Vapor here, signing out. Peace out.